Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga kalol. Welcome again sa aking YouTube channel. Nagulat kayo, no? Kala nyo si Coco Martin. So, relax lang muna kayo bago ko ipakilala sa inyo si Coco Martin. So, nandito siya sa aking tabi. Ayan. So, mamaya ipapakilala ko sa inyo si Coco Martin. So, before I start to this content, bago magsimula sa aking content, so about giving commentary, yan. So, gusto ko rin mag-comment sa issues ni Kim Chu at ni Coco Martin at ng ABS-CBN. So before that, I just want to give this platform para i-promote ang dalawang YouTube channel na ito. Ayan. So nakikita niyo po sa screen. So kung gusto niyo pong mahilig po kayo sa lifestyle, dance, and tutorials, just visit the website of Yance Go Linggo. And kung mahilig naman po kayo sa mga spoken poetry and etc., just visit the website or YouTube channel of Kylene Caranto. So, yan po itong dalawa mo ito. So, just visit the YouTube channel. Don't forget to subscribe. Ayan. And mga viewers ko dyan, baka naman to subscribe na po. Ayan. So excited na ba kayo makilala si Coco Martin? Coco, magpakilala ka na nga. Hi guys. Sensya na. Hindi ko natapos yung talang buhay ko dahil na lockdown din kami. Di bali Coco, manalangin ka lang. Kasama mo naman kami. Si Lola Flora, ang buong task force Aguila. At syempre, si Aliana at si Presidente Hidalgo, kahit na nakalimot na siya. Aww. Huwag kang mag-alala ko kung nandito lang kami para sa iyo. Salamat, Mar. Nga pala, Coco. Ano yung sinasabi ng mga viewers ko na magkamukha daw tayo? Magkamukha ba kami, guys? Mga kalol, magkamukha kami? Ano ka ba? Anino mo lang ako? Narinig yun, guys! Mga kalol? Anino ko lang daw pala si Coco? I'm so handsome. Pero di ko kaya. Bakit ang babatok ka? Paliwanag mo kasi sa kanila. Sa kanila. Kung bakit ka naging ako. Ha? Ikaw na. Ikaw na magpakilala sa akin. Kapamilya. Ganito kasi yun. Si Mark kasi, mahilig magngat-ngat ng kuko. Tingnan nyo. Sorry. At syempre, pangalan niya, Mar. Ako si Mar. At kung i-describe ko siya sa isang word, ito ay team. Ano ka ba naman, Coco? Pwedeng sabihin sa akin in one word? Yung ting pa talaga napili mo? So, ayan mga kalol, pinakilala na ako ni Coco sa inyo. Tinagurin niya, pinangalan niya akong Coco Martin dahil mahilig daw akong mangat-ngat ng Coco. Tapos syempre ako si Mar, tapos mapayat daw ako. Talaga si Coco. Anyway, so balik na tayo sa issue nyo. Balik na tayo sa issue nyo, Coco at Kim Chung. Sarap na rin sa ABS-CBN. So, ako na bahala dito, Coco. Makinig ka na lang muna. Okay? Okay na?
So ganito kasi yun mga kalol. So every time na lang kasi na magbubukas ako ng FB, lagi naman ang newsfeed ko sila Coco at si Kim Chu at ang ABS-CBN. Dahil sa nagawa nilang issue na hindi nagustuhan ng mga netizen. So ano masasabi mo doon, Coco? Naintindihan ko naman kayo sapagkat meron tayong kanya-kanyang saloobin. Freedom naman lait, bumatikos. Pero sa tingin natin mga kalol, perfecto ba tayo? Hindi ba sila tao? Hindi ba sila pwedeng magkamali? Hirap kasi sa ating mga tao. Mahilig tayong tumingin ng kapintasan ng iba, pero sarili nating kapintasan, hindi natin nakikita. Imbis na iniintindi natin sila at tinutulungan in the way of praying, mas lalo pa natin silang nilulubog. Oo, ano na tayo? May nasabi silang hindi maganda na hindi nyo nagustuhan. May nasabi silang hindi maganda o nakakatuwa na hindi natin naiintindihan. Hindi nyo ba naisip na dahil sa emosyon nila kaya sila nakapagsalita ng ganon? O may nasabi silang hindi natin naintindihan? Yun ay dahil sa emosyon na nararamdaman nila. Tayo ba naman, mawalan ng trabaho, posibleng hindi tayo magiging emotional. Na-lockdown nga lang tayo, ang dami na nagre-reklamo. Bakit? Siyempre, nawala tayo ng trabaho. Sila pa kaya na pwedeng panghabang buhay mawala yung pinagtatrabahuhan nila? Bakit ba madaming taong gustong manlait ng iba? Ano po bang purpose nun? Para sumikat tayo? Maging trending type. Uy, nakikita ko yung post ko sa Facebook, ang dami ng views. Sa YouTube, ang dami nating views. Sa panahon natin ito, bakit kailangan natin manapak ng pagkataon ng iba para lang makilala tayo? Tayo nga nagkakamali, sila pa kaya? Mga kalol, sa lahat po ng viewers or na nakakapanood po na itong video na to, hindi po nila kailangan ng panalait natin. Hindi po nila kailangan na kung ano-ano. Isa lang po ang kailangan nila, ang panalangin natin. Panalangin na sana magkaroon sila ng trabaho o bumalik yung pinagtatrabahuhan nila. Yan lang naman po ang kailangan nila, panalangin natin. Huwag po sana tayong tumulad sa iba na puro salita lang, walang gawa. Tandaan po natin itong sinasabi ng Bible sa book ng Matthew 7 verse 4 to 5. Sinasabi niya po dito, paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo, mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Or in English, sinasabi niya dito, how can you say to your brothers, let me take the speck out of your eye, when there is a log in your own eye? You hypocrite, sabi niya doon. First, take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Ano pong ibig sabihin nito? Bago ka pong maglait ng ibang tao, tingnan mo muna yung sarili mo, yung kalaitan mo. Ayan. Hindi mo puro kalait ng lahat, hindi mo puro salita ka ng salita, hindi mo, meron ka rin naman palang ganung katangian. Huwag po saan tayo puro salita ng salita. Ayan. So bago po tayo pumuna ng ibang tao, tingnan muna na, punahin muna natin ang ating sarili. So yun pong sinasabi niya, punahin mo muna yung sarili bago ka pumuna ng ibang tao, bago ka mangutya o bago ka manapak ng pagkataon ng iba. Tingnan mo muna yung sarili mo. Ayan. So yun po ang sinasabi ng Matthew 7:4-5.
Ito lang po ang mensahe ko sa ABS-CBN at sa lahat po ng empleyado ng ABS-CBN. So if God will allow again to na ma-approvehan po ang inyong franchise, then ito po yung will niya. Pero kung hindi po, may another plan pa po si Lord para sa inyo. At sa lahat po ng mga empleyado ng ABS-CBN, pati na rin sa iyo po, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Patuloy lang po kayong manalangin at magtiwala sa Diyos na buhay. At sa lahat po ng viewers na makapanood po nito, sa lahat po ng makapanood dito, sino man po makapanood dito, naway itong video na po ito is nag-iwan sa inyo ng kahit konting aral man lang. Ayan, sa pagkatao. Ayan. Kasi mas masaya po talagang huwag na lang kayong manlait. Huwag na lang po tayong manlait ng ibang tao. Ayan. Huwag na po tayong manlait ng ibang tao. Parang sa ikasasaya ng ibang tao. Tandaan nyo po, may emosyon ka, may emosyon din sila. Kanya-kanya po tayo ng emosyon. Pero dapat mas mangingibabaw po sa atin yung emosyon na naawa. Emosyon na naawa. Hindi dahil hindi sa kanila, kundi sa mga empleyado na mawawalan ng trabaho. At isa pa mga kalol, sa lahat po ng viewers na huwag na lang po tayong manisi ng iba. Huwag na po natin ipagkumpara. Huwag ipagkumpara sa iba. Huwag po tayong sisi na sisi. Yan. Nasa batas naman po yan. Yan. Nasa proseso na po. Yan. At huwag na po natin sisin ang gobyerno natin. Yan. Although wala man po ako masyadong alam sa batas, pero nakakaintindi po ako ng batas. Pag sinabi huwag lumabas, huwag lumabas. Sorry, Kim. Ano masasabi mo ko? Kung ano masasabi mo. Salamat ka, pamilya. At kung nagustuhan yung video ito, please like and share. At huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas updated po kayo sa mga videos na kanyang i-upload. Salamat po ko. Ayan, so pre-promote na po ni Coco Martin ang channel ko. So ito lang po masasabi ko sa inyo. Kung may napulot po kayo, konting karaman nandito. Ayan, so sana po may sa buhay po natin at may sa puso. So maraming maraming salamat sa inyo mga kalol at sa lahat po ng viewers. And God bless, spread love, and see you on my next video. So see you guys, keep safe always and pray always. So goodbye, see you next time.